Panginoon, di na po mauulit. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Magpapakabait na ako. Ma! 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 Ako to! Si Didi! Didi! Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa natin dito sa impyerno? Impyerno? Hospital to! Nasa hospital tayo! Anong hospital? Eh bakit may demonyo? What? Well, gusto ko lang i-announce na meron tayong prospective client, si Mr. David Pereira. Padating siya mamaya, mag-i-invest ng malaking alaga dito sa company natin. Ipa-partner po ba natin siya, sir? Ay, hindi. Mag-i-invest lang siya. Siyempre, pinaghirapan natin itong PM, kaya gusto ko sa atin pa rin. Gusto ko lang maging handa kayo. Ano ba, Lapits? Ano bang ihanda? Anong-anong ihanda? Pagkain. Sabi mo, maghahanda. Hindi pagkain. Sinasabi ko lang maghanda kayo kung ano man yung kakailangan eh. Mga presentation, gano'n. Kasi mukhang mayaman eh. Pilido pala. Mukhang maraming Pereira. Ay, ako, sir. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala mag-entertain dyan. Oy, huwag ka na makialam dito. Baka ma-voice it lang. Di pa matuloy. Ay, sir. Ako nang bahala kumausap dyan. Saka pa eh. Huwag ka na makialam dito. Baka humaba pa yung kwentuhan. Tama, yan na, mag-aaway na naman kayo. Hindi, basta ganito. Ihandaan nyo na lang, kailangan nyo ihanda. Gawin nyo yung kailangan nyo gawin, ha? Pits, bibili lang akong pagkain. Anong pagkain? Hindi nga pagkain yung sinasabi ko paghahandang gagawin eh. Hindi naman para sa bisita, para sa akin. Tingin Pereira. Talaga bang wala kang naalala sa mga nangyari, Ma? Malabo. Wala akong matandaan sa mga detalye. May isang matanda sa kalye, itinulak mo. Ano? Itinulak mo kaya hindi siya nasagasaan ng taxi. Nailigtas mo siya. Talaga? Tapos natumba ka, nabago kang ulo mo, kaya nasugatan ka. Oh, naalala mo na? Medyo. Tapos nakunan pala ng pictures yung nangyari. May nag-post, tapos nag-viral. Kaya sikat na sikat ka ngayon. Ako, sikat? Oo, Ma. Eh, anong nangyari doon sa matandang tinulak ko? Nabagok rin ang ulo niya. Eh, nandun nga siya sa isang kwarto eh. She's in a coma. Andito rin siya sa ospital? Oo, Ma. Nanggaling na nga dito yung anak niya eh. Eh, natutulog ka, kaya babalik na lang daw. Bakit daw? Siyempre, gusto magpasalamat. Ah, okay. Didi, gising na po ba ang mama mo? Ay, Ma, si Dory, anak ni Aling Norma. Sino si Aling Norma? Yung matandang iniligtas niyo po. Naku, maraming salamat po sa pagkakaligtas niyo sa nanay ko. Hindi ko na nga po siya pinapaalis ng nag-iisa kasi po medyo may edad na po siya. Walang anuman. Kalimutan mo na yon. Naku po, hindi po namin makakalimutan yon. Utang po namin ang buhay ng nanay namin sa inyo. Siya po ba yung mister niyo? What? No! Hindi. Si Tommy yan. Kapitbahay namin. Oh. Ay, sorry po. Pero buti po, nadamayan agad kayo ng kaibigan nyo. Hindi mo narinig si Didi. Kapitbahay lang namin yan. Hindi namin kaibigan yan. Ang galing naman ni Aling Mimi, no? Ay, no? Dami yung natuwa sa kanya. Nay, nakita niya na ba to? Sa Aling Mimi? Oo. Pinakita sa akin ni Baby. Oy, kayong dalawa. Sumama kayo, ha? Dalawin natin mamayang hapon. Naku, hindi po natin madadalaw si Aling Mimi. Ha? Bakit? Oy. Oo nga. Maghahatid tayo ng mga cupcake. Hindi, bukas. Sige, pero agahan natin. Ay, ma'am, ba't di na lang po tayo ngayong umaga mag-deliver para makadalaw po tayo mamaya? Anong i-deliver natin? Eh, hindi ba ngayong umaga nga tayo gagawa? Nang ano po? Ng cupcakes! Oo nga po. Oh, kaya hindi tayo makakadalaw ng hapon. Ay, kanino po? Kay Mimi, sa ospital. Ay, umorder po siya ng cupcakes. Ay, naku po. Baby, doon na nga ako magkakapit sa labas. Yes, ma'am. Susunod ko na. Gulo ko usap ni ma'am, no? Ito lang. Nanay mo. Ay. Didi. Gusto ko nang lumabas. Gusto ko nang umuwi. Ma, hindi pa nga pwede. Sabi ng doktor. Tsaka kailangan mo pa daw magpahinga. Tapos may mga gagawin pa sa yung mga iba pang mga tests. Ano pa bang mga test yan? Eh, malakas na nga ako, Oo. Puro benda ka pa nga, eh. Hindi. OA lang sila magbenda.
Pero siyempre ako nakakaalam ng katawan ko. Alam ko kung okay na ako. Didi! Ay, Ma, sino Mrs. Angeles? Kumusta ka na, Mining? Hi! Kumusta na? Oo, mabuti naman. Gusto ko na nga umuwi eh. Naku, baka kailangan mo pang magpagaling. Sabi ko nga ho eh. Nakita ka namin sa Facebook. Sikat na sikat ka. Oo nga. Ang dami mo ng tagahanga. Proud na proud kami sa'yo. Di ba? Salamat. Pero wag niyo nang pansinin yun. Naku, nakakatuwa ka naman. Kung yung iba yun, pinagmamalaki at pinopost pa yun sa Facebook. Eh ikaw naman, binabaliwala mo lang. Ang humble naman itong si Mimi. Eh talaga namang baliwala yun eh. At saka ayoko ng pag-usapan. Teka, dinalang ka nga pala namin ng pagkain. Baka nagugutom ka. Ay, eto. Oh. Ah. Saka kung may iba ka pang request na pagkain, sabihin mo lang, dadala ka namin. Naku, hindi ba nakakahiya? Wala yun. Proud kami sa'yo. Ang tawag nga sa atin, bayani ka yun. Bayani? Oo. Hanggat andito ka sa ospital, lagi ka namin dadalhan ng pagkain. Di ba, mga friends? Oo. Oh. Tama yun. Aba, eh, kung ganun pala eh, sige lang. Di, sabi mo sa doktor, dito muna ako. Ang sarap maging bayani. Pero mag-ingat ka. Karamihan ng mga bayani, eh patay na. Mr. Pereira? Pepito? David na lang. Ay, David. Pasensya ka na, hindi kita nakilala. Akala ko isa ka dun sa mga nagja-jogging lang dito. Ay, pasensya lang sa suot ko. Ganito ako talaga eh. Comfortable. Ah, ganun ba? Oo, oh, yun yata talaga mga mayayaman. Ganyan talaga. Si Mark Zuckerberg, di ba? Lagi naka-t-shirt lang. Tama pala. Tama. Oo, oh, halika na. Kita tayo. Oh, sige. Oh, yung kapag sa tayo! Boss, pasensya na ho kayo. Kami na ho bahala rito. Tayo! Tara mo po! Dito ka pa nagdana ako. Nacho po kasi ito eh. Kanina pa namin siya na-apol. Ganun ba? Oh, sige, sige. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Salamat. Sila na bahala dyan. Grabe ka. Galing mo, tsaka tapang mo pala. Grabe. I'm alright. Paano, liga na. Tara. Pepito, Pepito, halika. Oh. Okay, okay ka lang? Pwede ba hagdan na lang? Hagdan? Oo. Oh, sige, dito na lang. Tara, let's go. Teka, David. Sandali. Tuna yung... Tuna yung floor natin. Oo. Oh. Siya ka na. Hinihingal ako. Ang taso yung nakita natin. Pahinga muna ako, sandali. Go, go. Have a rest. Ay, yung nangyari kanina sa baba. Oo nga. Pasensya lang. Claustrophobic ako. Ah. Yeah. Hindi ko kaya mga confined spaces. Oo. Noong nakita ko yung elevator, nagpanik. Ah, ganun ba? Yeah. Sige, pasensya lang. Napawad ka tuloy sa pakakit. Okay lang, okay lang. Okay. Bitch! Uy! Oh! Nihingil ka? Naghagdan ka rin ba? Hindi. Nihingal ako sa busog. Antay ko nakain eh. At nga pala, si David Pereira. Si Patrick. Just call me David. Mr. David. Yeah, Mr. David. Thank you. Ate. Oh, okay na nga pala ako. Pwede na tayo pumasok sa loob. I will just give you the presentation. Ang company profile. Tapos sa afternoon, pwede na tayong mag-lunch sa labas. Sama ako, Pits. Sama sa loob, sa presentation? Hindi, sa labas, sa lunch. Excuse me. Ayos. Saan po dito yung room 301? Class 301? Kakagaling ko lang dun eh. Sino ba hinahanap niyo? Si Mrs. Mimi ko po. Ah, oo. Kilala ko si Mimi. Anong kailangan niyo sa kanya? Dadala po namin namang ito. Nakita po kasi namin sa post ng nangyari sa kanya. Eh, sobra po kami na-inspire sa mga nagawa niya. Kaya naisip namin na dalan siya namang ito. Ano naman yan? Food po. Meron din po mga konting regalo. Ah, okay. Tsaka po,
financial help. Financial? As in, money! Opo, kasi naisip namin baka malaki yung bill niya dito sa ospital, kaya para na rin po makatulong kahit konti. Gipit na gipit si Mimi ngayon eh. Alam mo naman, medyo mahirap lang kasi yung pamilya nun. Ganun pa man, matulungin siya. Nakita niya naman yung post, di ba? Opo. Oo, kita mo. Ganun si Mimi. Talaga itataya niya ang buhay niya, makatulong lang. Problema nga lang eh. Ngayon, saan naman ang nangangailangan ng tulong natin? Ako, sakto po. Dadali na po namin to agad. Ay, teka. Ibigay niyo na lang sa akin. Ako na lang ang mag-aabot sa kanya. Ay, hindi po pwedeng kami na lang po yung pumunta doon. Hindi. Dahil, tapos na yung visiting hours. Hindi kayo papasokin eh. Eh, bakit kayo po pwede? Kasi, close family friend ako. Diba? Parang pamilya na nga ako eh. Kaya labas-pasok na ako sa kwarto. Sa akin yun lang bigay. E di, sige po. Sa inyo na lang po namin iwan tong mga dala namin. Mas mabuti yun. Salamat ha. Sa iyo na lang po. Pati yung pera? Ay, opo. Kayo na pong bahalang mag-abot. Okay. I'm going to make sure na sasabihin ko sa kanya na galing to sa inyo. Salamat po. Ang bait po ninyo. Salamat po. Oo nga. Thank you rin sa inyo. Eh, alam mo naman, kailangan tulungan natin si poor Mimi ngayon, di ba? Ganun talaga ang pamilya. Tulungan, di ba? Dito. Oh, sige po, kumunin naman kami. Sige. Salamat po. Sige. Thank you. Salamat. Salamat po. Yes! Ano ba? May nakita nga pala ako masarap na kainan dito. Talaga? Ba't mo kagad sinabi sa akin? Isang araw ko lang nakita eh. Ano? Eh sa'yo? O sige, game. Tara, sama yun. Sa ano? Sa sixth floor. Ay, nga pala. Mag-escalator naman tayo. Bakit, Pitch? Hindi, basta sumama ka lang. Let's go. You okay? Dito lang yun eh. Sa may bungad eh. Dito, banda? Uy, David. Okay ka lang? Mm. David, uy. Uy, ano nangyayari dyan? Eh, ano to eh? Claustrophobia to. Claustro ano? May claustrophobia. Ang claustrophobia ay yung extreme na takot, na sobrang takot dahil nga nandun yung takot na nasa enclosed space. Na ang feeling ng isang pasyente ay parang kapos sa hininga. Ang phobic reactions o yung fear na ito ay pwede din kasing mana-mana. Although, may nakikita din time factors like mga psychosocial stressors or ito yung mga bagay na nangyayari sa paligid. Madami kasing mga trigger factors eh. Nakikita natin na merong problema doon sa amigdala ng utak natin na nagtitrigger ng ganitong mga extreme fear. Possible din na merong history no kabataan niya o sobra siya na-trap doon sa isang lugar. Ang problema sa phobia, kapag ito ay hindi naagapan agad, pwede siya magkaroon ng anxiety and depression. Ang aming payo din ay to have short breaths, no? Talagang mag-deep breathing. Kasi the more oxygen na nangyayari, better ang pakiramdam ng isang pasyente. Tapos may mga medications din tayo available na makakabawas ng ganitong fear. Kaya ako siya tinulak sa takot ko na baka mahagip siya ng taxi. Hindi niyo po ba naisip na baka mamaya kayo naman po yung masagasaan ng taxi at kayo naman po yung mapahamak? Hindi ko na inisip yun. Nakakabilib naman po yung ginawa nyo. Sobra. Sana marami pa pong taong may tapang gaya nyo at may puso na tumulong. Napanood nyo po si Tita Mimi, ang bagong bayani. Sana all! Maraming salamat po. Mauna na po ako. Thank you. Oh, Ma, mahinga ka na ha. Tommy. Hi. Ano yung dala mo? Ito? Para sa'yo. Sino nagbigay? Siguradong hindi galing sa'yo. Hindi nga. May nag-abot sa akin sa labas.
pinabibigay sa'yo. Anong laman yan? Mga gulay. Gulay lang? Wala na ibang pagkain? Wala eh. Pera. Baka may laman pera yan. Ma! Sana nga meron eh. Para makatulong sa inyo dito. Kaso, wala eh. Alam mo, kung ako lang meron, ibigay ko na sa'yo eh. Para hindi tayo maghihintay na magbibigay. Pagpasensya mo na lang ito, ha? Hindi ako mahilig dito eh. Ano? Ang sinabi ko ay, ikaw ang mahilig dito eh, di ba? Oh, alis na ako, ha? Sige, ingat ka. Ba't parang init ng ulo mo? May kasalanan ba ako? Hindi, wala. Eh, si Maria lang kasi. O ba? Ano si Maria? Minsan talagang nakakapuno na rin eh. Ang hina ng ulo. Yung... Hindi ba? Ang tao, dapat habang tumatagal sa trabaho niya, natututo. Eh, siya baliktad eh. Habang tumatagal, lalong humihina. Hindi lang nasanay kay Maria. Tagal na natin kasama hanggang ngayon, nagpapa-apekto ka pa rin. Eh, pinapalampas ko naman hanggat pwede talaga. Ginagawa ko naman. Kaya lang minsan talagang nakakainis na eh. Ay, abaan mo na muna yung pasensya mo at walang mangyayari. Ngiinit lang ulo mo. Ha? Sir, nagpapagas po ba tayo? Wala na gas? Meron po. Full tank pa po yun. Eh, ba't pa tayo magpapagas? Malay ko po kung gusto niyo pang dagdagan. Pambira naman. Hanggang kay... Ay! Habaan mo pa yung pasensya mo. Saan ba kasi? Patignan niyo ito mo. Ito yan. So, saan? Dito. Eh, sabi, ayun yung parang... Ayun! Nayo! Chito! Oh, ano ba ginagawa ko? Ano ba ginagawa siya? Nay, hindi naman po ako nagsusumbong eh. Di ba si aling yung ito? Ay! Oo nga, no? Oo. Oh. Sikat na sikat na talaga si aling Mimi, no? Sino kayo nagtitinda ng mga to? Oo. Oh. May nagtitinda na rin ng mga merchandise, so? Tommy! Hoy! Elsa! Ikaw ba nagbibenta ng mga yan? Oo. Oh. Bibili ba kayo? Eh, bakit po kayo nagbibenta niyan? Eh, bakit naman hindi? Eh, sikat na sikat si Mimi ngayon, di ba? Eh, kung hindi ko gawin ito, may ibang gagawa. Sa ako na lang. Di ba? Oh, ano? Ito, bilhin na ito, si Mimi. 3,500 pesos. Ay, grabe, ang mahal naman. Mahal. Oh, sige. Kung gusto mo mas maliit, ito. Si Mini Mimi, 2,500 pesos. Mang Tommy, sa susunod yan, pati buhok ni Aling Mimi, bebenta mo na. Alam mo, that's not a bad idea, ha? Hoy, ikaw pinagkakaperahan mo si Mimi, ha? Hindi, ha? This is a fundraising campaign. Sagip buhay. Buhay, Nino! Buhay ko. Pepito. Yeah. Okay na ako dito. Sigurado ka? Oo naman, oo naman. Driver ko na sa labas na eh. So, maraming salamat ulit. Pag-aralan ko lang yung kontrata, yung mga proposal. So far, so good naman. Sa tingin ko, malapit na tayo makapirmahan ng kontrata. Talaga na ako. Salamat. Sige. I'll be back tomorrow. Okay. Sige. Kita tayo. Sige. Ingat. Okay. Pitch. Kung magiging investor mo yan, lagi pumupunta dito, gawin mo sa ground floor opisina natin. Bakit? Hindi naman nag-elevator yan eh. Oh, akyat pa na ako tayo sa hagdan. Maghihingalin tayo nun. Hirap. Lagi nag-hagdan. Oo. Halika na. Pagkat tayo. Uy, Pitch. Oh. Hagdan niya lang yun ang elevator, no? Oo nga pala. Sorry. Sanay na ako kay David. Halika na. Uy, Stoy! Uy! Ano ka? Nalito ka na rin? Hindi, maghanda na ako. Bakit? Magpapagutom mo kayo para pagdating sa taas, kakain ako. Mimi! Hi! Anong ginagawa mo dito? May dala ka ba? Ibabalita ko lang sa'yo na mas dumami yung mga viewers ng mga post tungkol sa'yo. At saka, nag-viral na yung video, yung interview mo. Ano ngayon? Wala naman. Gusto ko lang malaman mo na proud ako na kilala kita. Hindi ako naniniwala. Uutang ka, no? Of course not. May sarili na ako negosyo. Hindi ko na kailangan mag-utang. Negosyo? Oo. Oh. Nanloloko ka na naman, ano? Of course not. Teka, hindi ba dapat magkita kayo ni Aling Norma pag gising niya? Ay, ayoko ah. What? Why?
may atraso ako dun. Teka, hindi ba iniligtas mo ang buhay niya? Paano ka ngayon magkaka-atraso sa kanya? Basta, mahabang kwento. Teka. Huwag mo sabihin na hindi ka totoong bayani. Masama yun, ha? Masama para sa negosyo ko yun, ha? Ano sabi mo? Sinabi? Wala ako sinabi. Teka. Are you saying na hindi ka totoong hero? Aaminin ko kung aaminin mo na ninenegosyo mo yung nangyari. Okay. Deal. Okay. Hindi ako totoong hero. Hindi ko iniligtas yung matanda. Pero atin lang yun, ha? But why? Ha? Kailangan aminin mo sa akin na ginagamit mo lang ako dyan sa negosyo mo. Umamin ka. Ginawa mo bang negosyo to? Pinagkakaperahan mo ba ako? What? Of course not! Gagawin ko ba yun? Hi! Elsa! Uy! Ano? Kumusta? Okay naman, ha? Ang ganda po nitong doll niyo, oh. Kamukhang-kamukha niyo. Saan galing to? Binibenta po ni Mang Tommy. Sa kanya ko nga po binili yan, eh. Walang giya ka. Let me explain. So you see, dapat hindi ka muna umamin sa mga tao na hindi totoo mga nangyari yun sa mga pictures. Walang giya ka? Talaga palang ninegosyo mo ako? Sorry, but you know, I just saw an opportunity and I grabbed it. Alam mo, masama doon. May nakikiusap naman ako. Huwag ka muna umamin hanggat hindi ko mabenta lahat ng mga Mimi dolls. Saka ka umamin. Pahig ako. Good. Basta hati tayo sa kita. Not good. Pwes, aamin ako. Sige na. Okay, hati kong hati. Pero sa atin lang ito, ha? Oh. Deal? Deal. Okay. Teka. Baka pwede tayo magbenta ng konti mong buhok, ha? Che! Magkano? Oy, sir! Oh, ay. Sir, may nabasa po kami tukol dun sa condition ni Sir David. Ano yun? Meron po palang nakakatulong dun para magamot yung hypnotherapy. Hypnotherapy? Opo. Ano yun? Bali, yung hypnotherapy daw po makakatulong para makalimutan ng tao yung takot niya or yung phobia. Yes, sir. Alam mo, nabasa namin kanina na pwede rin daw yung mga bad memories mo sa hypnosis tanggal. Hypnosis? Parang ano yan? Hini-hypnotize yung mga tao? Opo. Yes. Ayan, sir. Palagay ko, pwedeng gamitin kay David to, no? Wala nang mawawala, di ba? Pwede subukan, di ba? Suggest kaya natin. Hoy, Janice. Eh, kaya kayong magamot ng hypnotism yung katakawan ng asawa mo? Oh. May itsura, oh. Parang na-hypnotize na ng hotdog. Uy! Shaving! Oh, my God! Teka lang. Oh, let's get organized, okay? Isa-isa lang. Dapat pumila kayo dyan. At lahat ng gustong magpa-selfie kay Mimi Bayani ay kailangan bumili ng isang Mimi doll. 2,500 pesos lang. O, handa nyo na pera nyo. Ano? Gusto mo ba? Okay, very good. Next. Okay. Thank you. Next. Teka. Hindi ka pwedeng pumasok na ganyan-ganyan lang. Kailangan pumila kayo. Anong pumila? Ako doktor niya. Ah, ganun ba? Sorry. Sorry, Doc. Would you like a Mimi doll for free? Siksikin si David, pambihira kayo. Ah, David, sorry. Hi. Ito na nga pala si Vince. Siya yung hypnotherapist na kinontak ni Janice. Oh, hi. Hi, Doc.
Hello. Nice Vince, meet you. Vince na lang. Ah, Vince. Hi, Vince. I'm David. Okay, David. Start na tayo? Yeah, sige. Okay, sige, sige. Ate, kailangan. Dito lang, no? Ano? Oo. Yeah, yeah. Oh, sige. Ipikit ang mga mata. Uy, hey, everyone. Ay. Si David lang pipikit, hindi kayo. Okay, ban. Sige, tuloy mo na. Sorry, sorry. Ipikit ang mga mata at mag-relax kamay sa lap mo. Nandito tayo ngayon sa isang office room. Maliwanag. Maluwag. May mga tao dito. Pero sa ngayon, kailangan mag-relax. So, anong pakiramdam mo? I feel refreshed. Parang ganang katawan ko. Thank you very much. Wala bang side effect tong ganito? Minsan may mga side effect gaya ng antok. Pwedeng maging drowsy ang pasyente. Pero eventually, mawawala din yun. I'm good. Yeah. Yeah, alright, guys. Let's go. Let's go. Come on. Hey. David? Yeah. So, may naramdaman ka ba habang nasa loob tayo ng elevator? Like, takot, kaba, panghihina? No, wala naman. Very good! I think he's healed. Galing mo talaga, Vince. I'll go ahead na. Sige, sige, sige. Pleasure. Okay, thank you. Bye, David. Ingat, ingat. May bago siyang phobia. Malapit ka na makauwi. Isang test na lang gagawin natin para sure na lahat. Tapos nun, pwede ka na lumabas. Eh, Doc, baka pwede namang dito muna ako. Dami pang bisita eh. Ibig ko sabihin, Doc, pakiramdam ko parang mahina pa ako eh. Baka pwedeng magpahinga muna ako dito. Sa bagay, okay lang naman ma-extend ka ng 2 more days para sure na sure tayo. Mm-mm. Tsaka, baka mag-abot kayo ni Mrs. Norma Velasco. Saling Norma? Oh. Yung matanda? Oo. Hindi ba nasa coma yun? Oo, pero gumaganda vital signs niya. Inaasahang magising siya any day now. Doc? Parang pwede na akong umuwi. Parang malakas na yung pakiramdam ko. Tama, ha? Oh. But like I said, may isang test pa na kailangan gawin sa inyo. Eh, Doc, pwede bang sa ibang araw na yan? Hindi pwede. Hindi kami basta-basta pwedeng mag-discharge ng patient hanggat hindi kami sigurado. Ang pinag-uusapan natin dito, eh, buhay. Patay. Hindi gusto ko nang umuwi! Ma, hindi pa talaga pwede. Sabi ng doktor. Pwede na! Gawan mo ng paraan. Nag-makeup na ako. Nag-aayos na ako. Ready na akong umuwi. Maluloka na ako pag nag-stay pa ako dito ng matagal. O, pakita ko sa'yo. Eto ba? Mukha bang may sakit ito? Ha? Yeah. Oh, ano? Didi, Aling Mimi, si Nanay gising na. Ha? Ito yung sasabi ko sa'yo si Vince. Vince, si Elsa, misis ko. Hello po. Hi po, ma'am. Sana matulungan niyo po yung mga kasambahay namin. Naikwento po ni Sir yung problema ho nila. Hayaan niyo po. Susubukan ko. May namit na rin po ako na pareho lang nila. Mm-hmm. At nag-improve naman po sila kahit papaano. Ako. Eh, sana nga po. Doon po tayo sa labas. Nandun sila eh. Oo. Sige po. Nasaan ako? Ma, sa ospital pa din.
Kung okay na po kayo, pwede na po natin punta ng nanay ko. Para po makapagpasalamat siya ng personal. Okay lang. Sabi mo sa nanay mo, walang malaking bagay ang okay lang lahat. Sumama ka na. Napapagod na kami sa pakikiusap sa'yo. Sige na mo. Robert, Maria. Sir. Ito si Vince siya yung sinasabi ko sa inyo. Hello po. Hello. Hey. Kumusta kayo? Okay naman po. Okay naman po. Mupo ka muna, Vince. At paano? Maiwan na muna namin kayo. Ikaw na bahala sa kanila. Okay, sir. Sige po. Kinig kayo, ha? Oo. Simula na tayo. Kayo po. Ilagay ang mga kamay sa harapan. Pagkatapos, pumikit kayong dalawa. At unti-unti nating isipin na tayo ay nasa gilid ng dalampasigan. Nay! Ikaw! Ikaw daw. Ikaw ang babae na pahamak sa akin! Nay, ano sinasabi niyo? Ma! Yan! Babaeng yan! Itinulak niya ako, kaya ako nabagok sa kalsada! Kaya kayo itinulak, para hindi kayo masagasaan ng taxi, Nay. Iniligtas niya ang buhay niyo. Hindi! Anong iniligtas? Kaya niya ako itinulak, para makasakay siya sa taxi ng sinakyan ko? Nakipagatawan niyan! Masakay na sana ako! Tinulak niya ako palayo! Ma, totoo ba yun? Kilala ko yung si Mimi, kaya naniniwala ako sa matanda. Totoo lahat yan. So, oh, hindi naman tumatakbo. Atras, aga, atras, atras! Hindi, bilisan mo kasi. Para Hoy! Ano nangyari? Ewan ko po. Hindi pa naman alam eh. Kinausap niyo po kami tapos pinapikit. Ipagdilat po namin, tulog na siya. Wala ba kayong naramdamang parang nagbago, na iba sa inyo? Walang... Ay, ako po, gutom po ako. Ako po, meron nagbago? Oh. Ano? Napansin ko po pagising ko kanina, hindi pantay yung kilay ko. Yan po ba, ma'am? Pantay na? Hindi kayo tinabla lang hypnotism mo? Wala eh. Hindi na-convince ni Vince. Ay, Norma. Tawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko naman akalain na mangyayari yun. Gagawin ko po ang lahat. Mapatawad niyo lang ako. Eh, anong gagawin mo? Baby, balit ako lang dito ka raw. Ibabalito ko lang sa'yo na si... Miss Norma, you're up. What's up? Ayan. Napag-usapan namin. Sagot mo na lahat ito. What? Sa unang tingin natin sa isang bagay, nakakabuo agad tayo ng ideas. Minsan, nakakagawa agad tayo ng istorya. Pero kung titingnan mo, ang pangyayari sa pangalawang istorya, doon natin malalaman kung ano talaga ang istorya. Doon natin nakikita kung ano ang totoo. Minsan kasi, sa unang tingin, maganda. Pero habang tumatagal, nag-iiba na. Pero kahit hindi maganda, basta totoo, yun ang mahalaga. Okay ka lang? Tommy! Mimi! Ito na naman tong aling to. Ate, hindi na kayo magbabiral. Pumita na yan.
Eh... Sorry. Ako pala yun. Ako, ubos na yung reaction ko. sorry. Ay, ma'am, ba't di na lang po ngayong umaga po tayo mag-deliver? Tapos, nalilito na ako sa mga words. Ano pa bang mga test yan? Lakas na. Eh, hanggang ngayon nagpapa-apekto ka pa rin. Akalimutan ko. Sorry po. Pinapalampas ka. Sorry po. Nung Tommy, alam niyo sa susunod, baka pati book ni Aling Mimi, benta muna. Yung dalawa. Pits, penging pambili. Nang ano? Eh, hindi mo para sa akin eh. Nang ano? Nang pagkain? Pits, bibili na ako ng pagkain. Yeah, I was curious with the food.